At sa gitna ng mataas na presyo ng petrolyo, pinag-aaralan na raw ng gobyerno ang gawing libre o kaya gawing discounted ang toll sa mga expressway tuwing off-peak hours o mga oras na mas kaunti ang motorista. Nakatutok si Victoria Tulad. Bukod sa pagtatanim at pag-ani ng gulay ng magsasakang si Aling Luz Biminda, siya na rin mismo nagdadala ng mga ito sa palengke. Sa lahat ng trabahong ito, 300 pesos lang daw ang naiuuwi niya. Bukod sa pagtaas ng singil sa trucking dahil sa pagsipa ng presyo ng petrolyo, malaki rin daw ang sinisingil sa kanila sa toll sa expressway. Ang hirap magbukid. Lahat binabayaran mo. Ano pa matitira sa amin? Kung panay na taas. Pero tila pampalubag loob ang pahayag ng Pangulo noong Biyernes. There is a possibility that for certain off-peak hours, it might be totally free. But even a discount will be helpful. So we've been maintaining dialogue with the transport sector, amongst others. Pero ayon sa Piston, hindi pa rin matutugunan ng toll discount o libreng toll ang problema ng bansa sa presyo ng petrolyo. Sana yung administrasyon natin umiwas na doon sa mga band-aid solutions. Konti lang makikinabang. Hindi naman lahat ng jeep umapasok sa expressway. Ganito rin ang reaksyon ng grupo ng mga bus operator. Pasok mo yung e-bat sa toll, sa diesel, it is just time na mag-normalize or back to the regular rate of 35. I would that na i-action na muna yung petition namin for fare increase. Ang mga pribadong motoristang nakausap namin, hati ang opinyon. Tama yun para may isa pang may dagdag sa kon. Sa pang gasolina. May iba pang paraan. Itaas na yung sahod ng tao. Bukas naman magsisimula ang pagpapatupad ng 42% discount sa Skyway habang kinukumpuni ang Sales Bridge. Para lang yan sa mga sasakyan na papuntang Naiya. Inaasahan kasing lalong magsisikip ang trapiko doon dahil sa pagkukumpuni sa Tulay at sa Osmeña Highway. Victoria Tulad, Nakatutok, 24 Oras.